to capacitate participants on pesticide residue analysis on fruits and vegetables, to be able to conduct pesticide residue analysis through colorimetric rapid test kit. Yun po yun. Yung dala natin ngayon. RTK or rapid test kit. So ito po yung ginagawa namin sa laboratory po namin para malaman po kung may pesticide residue po ba yung mga gulay natin. So una po yung gagawin natin ay kukuha po tayo ng glass slides po dito. So magsaset po tayo nila ng glass slides. So ganito po yung itsura niya. Pagpasensya niya na po kung minsan po medyo technical po dito. Yung gagawin po, pero I'll do my best po na gawin po siyang understandable para po mas maintindihan po natin. And then after po, may tig dalawang slides na po tayo. So, kukuha po tayo ng filter paper po natin. So, ito po kanina yung yun, eh, hinawakan po ni Ma'am Dev. So, ito po yung treated filter paper natin na gagamitin para po malaman natin kung may organophosphates po ba or carbamates po yung ating gulay. So, bakit po ba carbamates yung organophosphates? So, di ba sinabi po kanina, ito po yung mga common na pesticide residue na based po sa pag-aaral, ito po yung mga common or karaniwan po na pesticide residue na makikita po natin sa ating mga gulay. So, based po siya sa pag-aaral po ng National Crop Protection Center. So, para po mas madali po, so dito po sa aking kaliwa, dito po carbamates po ilalagay ko. Tapos dito naman po sa aking kanan, organophosphates naman. So, tig-tatlo pong filter paper sa bawat slide. So, kukuha po ko ng tatlo. So, isa po. Dalawa. Tatlo po. So, yan po yung sa carbamates. Tapos sa organophosphates naman or OP, tatlo din po na filter paper yung ilalagay. Napuyat eh. First time po kasi nag relax lang ma'am sis. Go go go, kaya mo yan. Ayan. So tig-tatlo po. Tapos after po nito, kukuha po tayo ng gulay na isasample po natin. So yung napili ko po kanina itong eggplant, di ba sabi po kanina, eggplant, string beans, snap beans, yung mga ginagamit, yung pwede pong i-test gamit ang okra, RTK. O, at saka okra pa po. So, inagay po natin dito sa ating weighing scale. So, ayan. So, based po sa ating weighing scale, nasa about ganun po siya, 50 grams. So, based po sa ating booklet, kailangan po yung ma-weigh natin na sample ng gulay ay 25 grams to 100 grams. And dapat hindi siya kukulang or sa sobra. Hindi po siya dapat kukulang sa 25 grams, tapos hindi rin po siya dapat so sobra sa 100 grams ng gulay. In case na sumobra man po ng 100 grams, eh may calculation pa tayo dun. Yung sa value, divide po natin dun sa grams ng gulay. Kasi ang tayo met magaling na, for example, jimay sa tarong, 150 grams. Alam nga yung gudwen tayo, garo yung tarong, hindi kaya tayo. So may calculation din po. Opo, tsaka hindi rin po sa pwedeng habang nag weigh po tayo ng gulay, hindi po siya pwedeng ikat, hindi po siya pwedeng sugatan or kahit ano pong gawin. Basta yung mismong gulay na po ilagay na po natin dyan. Yun na po yung sample natin, no? Tapos ilalagay lang po natin dito muna sa ating plate. And after po nyan, kukuha po tayo ng acetone po. So ito po yun.
So, para po sa mga gulay na may prutas tulad ng talong tsaka okra, kailangan po nating maglagay ng 5 milliliters ng acetone. Pero para po sa mga gulay tulad ng pechay, cabbage, lettuce, mga leafy vegetables po, 10 ml naman po ng acetone yung gagamitin. So para po sa talong, 5 ml po ng acetone. Yan. So gagamit po tayo ng dropper. So ito po yung gagamitin natin, na dropper. So kukuha po tayo ito ng 5 ml. Hindi yung pang nail polish yun, Ma'am Noy. Ibang aceton daw. Bale, ito po kasi ay pure aceton. So iba po yung commercial naman po na ginagamit natin sa ating mga kuko parlor. Ayan, so approximately po medyo sumobra. Pero okay lang naman. 3 ml naman po ito. So ilalagay ko lang po dito sa ating talong. Iwawash ko lang po siya. Yan. So 3 ml na po yun. Bale, kukuha po ulit ako ng 2 ml po ng acetone. So, 2 ml po. So, habang nilalagyan ko po, i-close ko na po ito dahil ito ay flammable. Opo. So, diba pag nakikita nyo po, parang may natitira po pong acetone. So, ang gagawin ko, isa, lalagay ko po siya sa dropper at ilalagay ko po siya ulit dito. Hanggang sa, ang sobrang acetone na lang po ay 0.5 ml to 1 ml. So, so medyo papunta na po siya sa 1 ml. So, i-wash pa po natin. Baliktarin po natin. Ayun, so parang 1 ml na lang po atay natira. Check ko po ulit. So, medyo 1 ml na po yung natira. So, ang next po dito, kukuha po ako ng capillary tube po natin. So, ito po yun. At, so, kukuha po ako ng acetone dito po gamit ang capillary tube. At, i-spot ko po tong filter paper ng 5 beses. So, magpapatak po ako ng acetone dito ng 5 beses po. So, ganito lang po. So, 1. So, pangalawa po. Pangatlo po. Pang-apat. Pang-lima po. So, yan. So, na-spot ko na po siya ng 5 beses po sa per filter paper po ng carbamates tsaka organophosphates. So, after po niyan, dito naman po tayo sa organophosphates muna. So, ang gagawin po dito ay lalagyan po natin ng solution O. So, tig isang patak po ng solution O. So, ito po yung solution O. Ito po yung dinevelop ng National Crop Protection Center para po ma-determine natin yung kung may organophosphates po ba ang ating gulay. So, tig isang patak lang po siya dito sa filter paper natin ng organophosphates. So, ganyan lang po. Ayan.
So after po niyan, gurado na po natin naka-close po lahat ng flammable. So tatakpan ko po siya ng another slide. At igit ko po siya ng 2 minutes po. So ganyan lang po. So gagamit po tayo na lighter. At si adding pa kagad. Meron. Ay, nag-isa lang? May ako yun. Ayun. Ayun. Meron na. Meron na. Nakanda po yun. May apoy na. Ito kasi mo. Meron na. Meron na. Meron na. Maapoy na. So, yun. Abang angin. Medyo di ko lang pa makita. Ay, ala. Mahangin kasi. So, dito po, i-heat lang po natin siya ng 2 minutes. So, medyo hindi ko po makita yung apoy. Meron pero nakikita pa natin. So, medyo hindi po natin siya ilalapit or ilalayo. Tamang distansya lang po. Kung masyado po kasing malapit, masusunog po yung filter paper. Tapos, pag masyado namang malayo, hindi po natin makikita kung may results siya. Meron hangin mo na, nagkuti-kuti siya po eh. Ayan po. So, nasa 1 minute 18 seconds na po. So, 1 minute 5 seconds na po. So, ganito lang po siya, i-hit lang po natin. So, 58 seconds na po. So, magpo 40 seconds na po. So, 30 seconds na lang po ang natitira. Ayan. So, ganito lang po yung movement ng ating kamay para po ma-hit po yung bawat filter paper. So, 15 seconds na lang po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ayun na po. I-close ko lang. So, after po natin ma-hit, so, i-examine po namin kung may nabuo po ba siyang ring. Di ba po kanina nung diniscuss po ni Ma'am Dev, may positive po siya sa OP kung may mabubuo po tayong ring dito. So, based naman po sa nakikita natin, so, magbe-base po tayo sa booklet. Ayan po. So, di ba? Wala naman pong nabuong ring. So, ibig sabihin po, negative sa organophosphates yung talong po. Ayan. Opo. Ayan. Ito sanang malaki. Ito kasi yung na-sprayhan. So, after po nyan, babalik naman po ulit tayo dito sa carbamates natin. So, dito po sa carbamates, i-hit muna natin siya ng 30 seconds ulit. Ayan po. Katulad po yung ginawa po natin sa organophosphates po kanina dito, hindi rin po masyadong malapit, hindi rin po masyadong malayo yung pag-heat po natin, no? Ng ating filter paper. Three, two, one, ayan. Tapos, after po nating i-heat yan, nakuha po tayo ng solution C. So, dito po natin siya ilalagay. So, ito pong solution C gagawin po natin on the spot.
At kukuha po tayo ng capsule C po. So ito po, kung nakita nyo, para siyang capsule po, di ba? Ayan. So ilalagay po natin siya dito. Didissolve po natin dito. So ito po, lalagyan muna natin ng 4 ml po na methanol. So ito po yung methanol po natin. Ayan. So kukuha po ulit tayo ng panibagong dropper po. Ayan. So kukuha po tayo ng 4 ml. Ayun, so 3 ml po. na po yun, so kukuha po ulit ako ng 1 ml. Ayan. So, after po ng pagkuha natin ng 4 ml ng methanol, ang didissolve po tayo ng capsule po dito sa ating vial or bottle. So, i-open ko lang po ito. At ilalagay ko po yung buong capsule po dito. At i-close ko po. So, isi-shake ko lang po siya. Hanggang sa ma-dissolve po yung capsule po natin dito. So, makita po natin na dissolve na siya kung wala na po tayong, pag nakita na po natin na transparent po yung capsule po sa loob. So, may natira pa po. Shake ko pa po. So, mostly po, dissolve naman na po siya. So, after po natin siya ma-dissolve, kukuha po ulit tayo ng panibagong capillary tube. So, kukuha po ulit ako. At papatakan ko po ng tig isa yung filter paper po natin dito. So, kukuha po ulit ako. Ayan. So, tig isa lang naman po. At hihintayin po natin kung may mabubuo po ba siyang kulay based po dun sa booklet po natin, no? Ayan. So, ayan po. Antayin lang po natin. Ayan. So far po, parang wala naman pong nabubuong kulay. Kasi ito po yung pinakamalapit. Parang wala, ma'am. Wala naman. Changes. Ada ko man yung BJMP niya. Baka tayo, oh, safe. Tagiti mulmula, titagabilya verde. Parang may faint lang po na konti na nagkukulay po habang tumatagal. Ayun. Pero sobrang wala. Near 100. O yung talong. Yung talong pa lang po.